tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Actually, unang sports ko talaga is taekwondo. And then yung house namin, is just walking distance lang dun sa swimming pool, sa community park sa Lipa City. And then yung parents ko nagjo-jog dun. So nakita nila na merong swimming lessons. So inanlo nila. So yun, yung parents ko talaga yung unang nagpasayo. Siguro ano, yung benefits na matatanggap mo from the school. Yeah. So, yung palang, ano pa lang eh, kumbaga parang helpful na agad sa parents yun. Kasi makakapag-aral libre and madaming offers, like mga allowances. Yeah. Ayun. Parang na-pursue ko yung uniform. Siyempre, since madami nang ginastos yung parents namin with our swimming, to give back naman, nag-pursue talaga ako ng swimming sa college for the scholarship din, ganun din. And also the benefits din na binibigay din ng school. And yon yung sa school, dapat parang high school namin, 40 high school, lagi namin pinag-uusapan is to go to the same school. Yeah, I can imagine, yeah. Nag-exam din ako sa CSB, pero ayun, nag-change of heart sa uli. Yes. So you eventually decided on San Beda. Opo, yeah. Iniwan ko si Misay. Love kasi si swimming. Parang nung time na yun, after graduating high school, parang it's something na I'm not yet ready to let go of. And sobrang helpful din. That's deep. I love it. Sobrang helpful din. Nagkaroon ng scholarship. And madami din kasing akong friends sa San Beda before na sinasabi na, dito ka na lang ganun. So parang na-excite ako. Yes. As a kid talaga, everyone will enjoy swimming. Kasi swimming is fun talaga. Tapos, masaya kasi when you learn, parang ano, yung kapag nawalay na yung fear mo sa water, hanggang sa na-realize ko na lang na ang dami palang benefit nito. Tapos parang, and siguro na-push din ako kasi parang nakita ko yung sacrifice ng parents ko from the start na ihatid ka sa trainings, parang ganyan. Parang full support sila sa'yo. Tapos, yun, na-inspire ako. Tsaka at the same time, I enjoyed it. That's nice. That's really nice to hear. So, for me, siguro challenging. Kasi, parang yung team niya is a defending champion. So, parang yung goal naman talaga lahat ng school is to become a champion. So, yeah. At the same time, exciting din naman kasi syempre sa mga nakakamit naming mga ang tawag dito, mga achievements, parang we're proud for each other, ganun lang. maybe yung pinaka-memorable na lang siguro for me is my first year in college, since I know that Beda is the defending champion. Parang it's my first time to experience it. Lalo na nung nag-champion kami. Parang first time ko na-experience yung nakikita ko sa TV sa other sports na may mga nagda-drums, may mga sobrang daming crowd. And yun, that was my first time seeing it in person. And kasama part na ako nung team na yun. So it's an achievement for me na nakahelp ako dun sa points, nakahelp ako kung bakit naging champion yung team namin. Ako siguro yung third year ko na lang kasi I have scoliosis kasi. So okay. Ayun, parang nung time na yun, dun ako mayroong naramdaman sa likod ko, and then before mag-NCAA sa training camp namin, talagang dun sumakit, and then I had to go through therapy, nag-chiro ako, ganyan, and then my coaches, they adjusted, parang minodify nila yung ibang training, lalo na sa land trainings, and parang ayun, nagkaroon din ng effect sa mental health. Parang feeling ko kulang yung ginagawa ko. Ganun. Kasi parang binabawasan nila yung iba kong workout. So, parang I felt like that's not enough for me to improve. Parang ganun. NCAA kasi sabihin natin sa mga yung big crowd talaga. Kumbaga,
ang daming nag-look up sa'yo na hindi lang parents yung nanonood sa'yo, pati yung buong school na dinadala mo, na yung nire-represent mo pala. Parang super, super happy. Parang hindi ko ma-explain eh. Kumbaga parang iba eh. Iba siya sa mga competitions na nasilinan ko. So, nung nag-NCAA ako, parang sabi nga ni Nicole na, wow, ito pala yung crowd. Ang saya, super saya. Parang hindi siya makakalimutan talaga naman. You learn how to manage time. Kasi syempre, hindi ka lang athlete eh, at the same time, student ka din. And yung sabihin natin yung priority mo. Kasi syempre, hindi natin masasabi, sa tough talaga, maraming ano dyan, kumbaga maraming exciting na katulad sa mga ibang friends mo, ganun-ganan, pag nag-aya, sasabihin na, no, kasi may training ako, ganun-ganan. Yeah. Actually, same lang din with Misay, discipline sa sarili, respect sa, hindi lang sa coach, pero sa everyone around you, and then, ayun, time management, sobrang halaga, lalo na student-athlete, and may minimintain na grade. And, ano pa ba? Ayun, parang, tsaka, ano din, huwag mo din kalimutan yung sarili mo with your health, gano'n. Yeah. Sa college, well, mahirap yung college, like what Misay said, madami. Ayan na yung college, yan na yung free yung lahat. Kapag kunang from province ka to sa Manila, so wala ka masyadong, wala yung parents mo, walang mag-advise sa'yo, ganyan. So, better be disciplined and know your priorities din. Pero, syempre, mag-enjoy ka rin naman, pero alam mo yun, with limitations pa rin. And, ayun, focus on your goal na, and then, ayun, wag mo pawayan studies kasi important. As long as you enjoyed it naman eh. Kumbaga, kung enjoy ka, go for it. Pero in a good way naman, na, ayun, go for it. Tapos, kung hindi ka kasi nag-enjoy, kung ang hirap kasi pag ganun eh, yung parang pinipilit mo lang yung sarili mo. Mahirap yung hindi mo gusto yung ginagawa mo. So parang, siguro swimming, nag-enjoy ako sa swimming. And then, go for it. Kung may goal ka, hit it. Parang ganun. Hindi ko masabi eh. Kasi, ang swimming kasi is an individual sport na. Kumbaga parang, from the start, hindi ka mag-grow as a swimmer without your parents' support. Kumbaga parang, pagdating sa mga competitions kasi, may mga ano yan, may mga fee. Kumbaga parang, joining fee, parang ganun. So, feeling ko mag-grow naman. Pero, siguro with the support of your parents. Parang ganun. Yeah. As a child dati na growing up in the swimming world, sobrang dami ko nang nakuhang parang values na hanggang ngayon, feeling ko, na-apply ko pa rin naman sa everyday life. And then, siguro the biggest impact na lang din is how you grow up as a person. The important thing is you know how to discipline and be respect. And also, the friends that you meet along the way. So, sa sobrang daming competitions, sobrang daming friends na nag-gain. And until now, I'm happy to say na all of them, they're still really very close to us. And ngayon, nagsusupport-support kami with each other kung anong ginagawa ng isa't isa. Yes, thank you. Swimming builds talaga my character to be positive attitude towards life. Parang it teaches me to focus on my strength lang, gano'n. Yung abilities na hindi maiiwasan mong, yung parang kaya mong i-handle yung pressure. Of course, oo, syempre. Sobrang, ang lahat ng natutunan ko sa swimming, super na-apply ko siya ngayon. Kasi parang, lahat naman ng positive, lahat ng benefits ng swimming sa'yo, parang, malaking tulong. Kasi parang, sa akin kasi parang, ang impact is parang, yung never give up attitude. Kasi, sabihin natin business, hindi kasi madali yung business eh, mag-manage isang ganong klaseng business. Parang, with the help of my parents na din. Sobrang na-apply ko yung lahat na natutunan ko sa Zoom. Kasi, meron pa rin akong team ngayon. Yun nga lang, the difference is, corporate team na. It's not
sports team na. So, I still have to apply yung pagbibigay respect with my co-employees, kahit na tenured ako and sila may bago lang. So, yun. And then, also, actually, isa pa pala sa values na natutunan sa swimming is patience. Alam mo yun, with in regards to everything, ayun, so, patience sa work, kapag di mo ito nagagawa, kailangan bigyan mo rin ng patience yung sarili mo. Yeah. Stuff like that. Siguro sabihin natin na kailangan, ang hirap kasi kumbaga parang may pressure sa akin na parang, uy, MVP ka last year, dapat mas better ka this year. Parang ganun. So parang, na-inspire ako. Siguro, help na din ang mga teammates ko na, ay, hindi ko sila pwedeng iwan sa training, ganun. Parang, kasama ka mo maghihirap, parang ganun. Tapos parang, yung tawagin natin yung effort ng coach na gumising din para pumunta doon, para parang maka-learn new things ka, ganun. Sayang eh, sayang yung isang araw na mamimiss mo. Yes, yeah. Well, kung ano man yung path na chinus na pinili nila, talaga important is yung like what we said before, respect and discipline, and also alamin mo din sa sarili mo. You also have to think about yourself kung ano ba talaga yung goal mo sa life para alam mo yun, meron kang clear view on what's your goal. So parang hindi, mas madali para sa'yo to achieve it kaysa yung madami kang iniisip na thoughts masyado. And then also surround yourself with positive vibes. So if you feel like a person is not very helpful sa'yo, I mean it's 2020, parang hindi na bago yung okay lang na mag-i-let go mo yung someone na yun para lang for you to move on, for you to grow. Parang I love it. Ano lang, lagi ka lang makinig sa parents mo, sa coaches mo, sa lahat ng advice nila. Para kasi parang sila yung nakakakita kung saan ka mag-improve. And parang sila yung nakakakita ng parang kung saan yung weak side mo. Kumbaga parang syempre tutulungan ka nila. Tapos, yun lang naman. Siguro, i-share ko lang yung calling. Yung calling yung nangyari kasi sa akin. Wala, kung nag-enjoy ka naman totally eh. Tapos, yun nga, kumbaga parang, as long as super sinusuportahan ka ng parents mo, why not? Go for it! Kasi, ano kaya, sobrang, ano ka na nun, kumbaga, bless ka na i-support ka nila doon. Siguro, don't be afraid to try or explore. Kung gusto mong maging athlete, if you tried volleyball and it's not for you, then try other sports, swimming, ganyan. Parang don't stop yourself from exploring kasi it's a way then to grow up and para to make yourself a better person. And then, kapag nahanap mo na yung para sa'yo, pag nahanap mo na yung feel mo na ito na talaga yung gusto mong tahakin, work hard for it. Parang relationship, huwag kang mga kampante, gawin ko makakabit mo sa relationship. We hope that you all learned something from the stories of Misay and Nicole today. We've been saying in our last few shows that sports has become an avenue for so many things in life. This week is another proof that sports like swimming has given swimmers like Misay and Nicole a friendship that will last a lifetime. Who knew tournaments that mean going up against each other or even competitively actually boosts one's friendship with each other and ultimately making it a big part of their lives. And because of their individual journeys and their motivation to keep their eyes on the prize, stay dedicated and keep their priorities intact, Misay and Nicole's swimming careers will forever be remembered as the two of the best to ever do it in the collegiate stage. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.